Si Augustus Mori ay matagal nang naghahanap ng kasagutan kung paano magkakaroon ng buhay na walang kamatayan. Nang malaman niya ang tungkol kay Ana Yanagi, ang may kapangyarihang magpagaling, ay agad niya itong pinadukot sa kanyang anak na si Corey. Inatasan naman ni Corey ang dalawa sa kanyang mga alagad na kunin si Ana. Pagamat sumumpa si Reca na ipagtatanggol si Ana, wala pa rin itong nagawa sa lakas ng mga kalaban. Sa bandang huli na pagkasunduan ni Reca, Ira at Max, nailigtas si Ana kahit na alam nilang mapanganib. Nagawa nilang makapasok sa loob ng palasyo ni Corey, subalit sinalubong naman sila ng isang estatwa na gumagamit ang laser para sumira ng bagay. Ang batong buhay sa paligsahang nakamamatay. Huwag kayong gagalaw, kundi malalagot tayo. Nangangati ng ilong ko, ah. Asar! Hindi pwede hanggang dito na lang tayo! Ako ang sisira sa estatwang yan! Ay! Gusto mo ba talaga kami patayin? Sabi ng paggumalaw kayo, babarilin kayo niyan eh! Huh? Ba't hindi na siya tumira? Eh, napaso yata yung kamay ko eh. Buti nga sa'yo. Teka, hawak pa lang ang paputok, tumira na niya sa kamay si Reca. Pero kanina naitapon ko na ang panusok at saka pa lang siya tumira. Pareho lang naman ang bilis ng kilos namin ni Reca. Pero bakit yung panusok ang tinira na estatwa at hindi ako? Baka nandun ang sagot kung paano namin ito matatalo. Baka yun na nga. Susubukan ko. Ira! Ang galing mo rin ano? Kinain mo lang lahat ng sinabi mo. Pero ngayon, naitira ko yung pangalawa. Ha? Tama nga. Ngayon alam ko na ang kahinaan ni Maria. Lorcan, ilang mandirigmang may mahiwagang sandata ang nandito ngayon? Ha? Huh? Ako, si Gideon, si Tadeo, at saka si Bridget Katashiro. Apat kaming lahat. Sabihin mo maganda silang lahat. Ano? Bakit pa? Hindi naman magtatagal ang mga yan eh. Iba ang nararamdaman ko. Palagay ko'y may mangyayaring nakakaaliw maya-maya. Napansin ko na hindi nito kayang tumira ng sunsunod. May isa o dalawang segundong pagitan mula sa unang tira bago sa ikalawang tira nito. Kaya naman pala nagawa mong maibato ang ikalawang palibon. Kayang-kaya pala eh. Kung pagtutulong-tulungan natin, matatalo ang estatwa. Ang kailangan ng timing. Sa pagkakataong ito, ako na ang magiging pain. Ano sinabi mo? Hindi pa pwede yun. Ako ang dapat na maging pain. Malakas ka lang pero mabagal ka pa rin kumilos eh. Hindi mo maiiwasan ang laser. Ako pa rin ang pinakamabilis kumilos eh. Patay na tayo, Max, kapag ikaw ang ginawang pain. Reca? Hindi. Sorry ha, pero totoo naman na mabilis kumilos si Ira at makakaiwas pa siya sa laser. May tiwala ako sa kanya. Ngayon, ako naman ang wawasak sa estatwa. Payag na ako. May tiwala rin ako kay Ira. Eto na! Huwag kayong kukurap dahil sa isang saglit lang. Tapos na to! Sige! Okay! Sige! Tumira ka lang hanggang gusto mo! Hindi ako natatakot sa'yo! Patay kang baba ka!
rin at kadena ko! Ikaw na tumapos sa kanya, Max! Ngayon lang ako papatol sa babae! Oh, ang galing na kooperasyon natin, parang Sesame Street! Wala ka namang ginawa eh, nakatayo ka lang! Kaya tayo nanalo kasi matalino ako. Nalaman ko agad ang kahinaan ni Maria. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo malalaman. Kaya ako nagpapanalo. Sinabi na ako eh! Ako sabi! Sinabi na ako eh! Sabi ko ako eh! Ako! Hinahanga ninyo ako sa galing ng kombinasyon ninyong tatlo. Pero estatwa lang si Maria kaya madaling talunin. Hindi na magiging madali ang susunod ninyong laban. Kahit ano kaya namin! Paiiyakin ka namin mamaya pag nagkita tayo! Oo nga! Bilib din ako sa lakas ng loob ninyo. Sige na, inaantay na kayo ni Katashiro sa kabilang kwarto. Katashiro? Sino naman yun? Wala akong pakialam kahit ano pang pangalan niya. Tatalunin ko yun, mailigtas ko lang aking prinsesa. Dalian mo. Teka. So, this Leilon guy's in here? What should we do, Rekha? It's gotta be another trap. Huh. Trap or not, it doesn't really matter. If this is the only way, then we gotta go. I say we attack head on! Huh? Bakit hindi sila gumagalaw? Manikin pala eh. Lahat sila puro mga manikin lang. Parang ito yung mga manikin dun sa mula pinupuntahan ko. Ganito na pagkakagawa. Huh? Baka ikaw yung kapatid ni Chucky ah. Lumayo ka sa akin! Maligayang pagdating sa silid ng mga manika. Wow! Walking na, talking doll pa! Naku naman, meron lang sigurong speaker sa loob ng manika. Kanina pa nga namin kayo inaantay. Tara, sumunod na kayo sa akin. Paano na? Wala na tayong magagawa. Harapin na natin yung taong mahilig makipaglaro sa manika, tara. Sigurado, bansot din na may pakana nito. Narito na po ang mga bisita. Maraming salamat, Primela. Ako ang nagmamay-ari ng silid na ito. Ako si Bridget Katashiro. Hindi pala bansot? Diwata! Oo! Hindi talaga kayo maaasahan! Hoy, babae! Kung ayaw mong masira yung maganda mong mukha, ituro mo na sa amin kung saan makikita si Kuray bago ako mawala ng pasensya sa pagpapakit mo! Bakit pa masyado mainit ang ulo mo? Maupo ka muna. Ano ako, sira? Di bali na, hindi ako nagpunta dito para magkape! Sayang naman. Gusto ko lang kayo mapasaya sa mga huling sandali ng inyong buhay. Dito, sa mundong ito. Huling sandali? Sa mundo? Oo. Tama kayo. Huh? Ito na ang huling inyong sandali. Dahil katapusan nyo na ngayon. Puppets! Buhay sila! Matatapos ang laban na hindi man lang ako mapapagod. Uy, pa!
Wala nang ulo, pero nakatayo pa rin. Bakit hindi mo lang sila nasaktan? Bato talaga, oh! Ito ang katakugutsu, isang mahiwagang sandata na kayang hawakan ng sinuman at gawing puppet. Upang sumunod sa bawat kong iutos. Kawawa naman, hindi sila mananalo. Hindi pala nila kaya ang ganong klaseng labanan. Mas mahina pala sila kesa sa aking inaasahan. Yeah! Takbo na! Sorry ah. Ang kulit-kulit talaga ng mga yan, oh. Parang mas dumami pa yata sila. Kawawa naman. Wala na kayo matatakbuhan pa. Talagang nakakaawa sila. Sino ba talaga sa atin ang nakakaawa? Ha? Sa tanda mong yan, naglalaro ka pa rin ng manika. At saka, maganda ka nga pero sinasayang mo lang ang ganda mo. Dahil nagtatrabaho ka sa mga kontrabida. Huh? Ako na ang tatapos sa mga manikang yan! Huh? Kanina ko pa nga inaantay na malagay kami sa ganitong posisyon eh. Ang akala mo ba na ipit na kami dito? Max, Reka, lumayo muna kayo. Huh? Oo ba? Tara na. Kanina pa ako napipika sa mga pinaggagawa mo eh. Ngayon ako naman ang kikilos. Alam ko ang kapangyarihang yun. Taglay niya. Ang isa sa mga makapangyarihan sandata ng Hokage, ang mahiwagang Fujin. Pero paano kaya niya nakuha ang ganoong kataas na uri ng sandata? Sabihin mo na itigil muna ang pagsuri kay Ana. Ang bagis mo talaga, Aira! Lalo pang lumakas sa kapangyarihan mo mula na maglaban tayo! Siyempre naman, hindi palaging ganun na lang. Kahit paano kailangan gumaling. Ang mga manika ako, kawawa naman. Nadurog na silang lahat. Oo nga, wala na sila. Ngayong wala ka ng mga puppet na mapapaandar pa, sumuko ka na, dali mo na kami kay Kurei para makaharap siya. Yan ang akala mo. Ha? Sinira mo ng lahat ang aking pinaghirapan. Pinagputol-putol mo pa ang kanilang katawan. Hindi kita mapapatawad para sa aking mga manika at kay Kurei. Pinapangako kong tatapusin ko na kayong lahat! Reka, Max, huwag na kayong makikialam. Pagkayaan niyo na ako sa laban na ito. Ano sa palagay mo? Susunod ba tayo? Huwag na kailang tayo magagalit sa atin si Aira. At isa pa, ayoko rin namang manakit ng babae. Mag-iingat ka, Aira. Nasirang lahat ng manika ko. Ikaw ang unahin kong patayin!
Ang dami mo pang sinasabi! Tignan natin kung magagawa mo! Laban na! Mabuti naman at gising ka na. Anong nangyari sa kanila? Ano sa palagay mo ang nangyari? Patawad kung naging marahas ako kanina. Pinasuri lamang kita na parang medical check-up. Wala kang dapat alalahanin, Ana. Pareho ka pa rin ng dati. Ang mga mata niya, bakit parang may dinaramdam siya? Kaya lang, ang lahat ng mga nangyayari ngayon ay nakasalalay sa iyong isasagot mula ngayon. Si Ira! Sabi mo mo kami makialam, ba't mo kami dinadamal? Tama na! Nakikinood lang kayo, dami ng pagreklamo! Si Max, pati si Rekha, nandito siling tatlo para iligtas ako. Mukhang kilala mo ang tatlong pangahas na yan. Sabihin mo nga, sino bang talaga sila, Ana? Taglay niya ang isa sa mataas na uri ng sandata, ang mahiwagang Fuji ng Hokage. Ang isang ordinaryong nilalang ay hindi makakayanan ng kapangyarihang taglay ng Fujin. Ang ipinagtataka ko lang ay paano ito napunta sa kanya. Inuulit ko, sino ba silang talaga? Silang ang mga... May isa pang mandirigmang darating, subalit kailangan ninyong magbuklod. Dahil kulang ang lakas ng bawat isa para kalabanan siya. Siya yun! Siya yung mandirigmang sinabi sa amin ni Emma noon. Mga kaibigan ko lang sila. Sigurado ka bang yan na ang sagot mo? Oo. Matibay din ang isang tono. Ah! Hayaan mong paglaruan ko muna sa sandali ko eh. Teka! Hanggang dyan ka na lang ba? Itapo mo na lang yung espada mo! Hindi mo naman pala ginagamit eh! Tama ka. Ha? Utu-utu ka rin pala, no? Apa talaga iniinsulto mo ako, ha? Masyado mainit ang ulo mo. Ang mabuti ba ay ako na lang ang mapapaandar sa'yo. Bilang isang masunurin kong puppet. Anong nangyari? Ha? Ira! Itaas ang kanang kamay. Ang akala mo siguro tumitira lang ako nang wala. Pwes, nagkakamali ka. Dahil isa-isa kong kinabit ang aking mahiwagang sinulid sa iyong katawan habang tayo'y naglalaban. Ngayon, ni daliri mo, hindi mo magagalaw nang hindi ko sinasabi. Ira! Ngayon, pagbabayaran mo ng mahal ang lahat ng mali kang winasak mo.